Bila saya nak tell lah. Isang ikna pulang yang bila saya nak wala. Mama! Ano nga ulit mga pangalan nila? Yung malaki po si Marie. Yung matabil naman ay si Ella at yung mainhin, si Rina. Magaling ka pala eh. Bakit kagabi ka lang naman sa club? Malaki ang problema ko kaya naglalasing ako. Ano naman problema mo? Sabit sa trabaho. Hindi na ako mawala ng malaking pera. Kamapatay pa ako. Pareho pala tayong posibleng maudlutan ng pera. Ano naman ang sabit mo? Eh, ba't ko naman sasabihin sa'yo? Hindi naman kita kilala. Eh, di kilalanin mo ako. Huwag ka mag-alala. Kung madadalas ang dami ko sa'yo. Sige na, anak. Magpahinga ka na. Ilang araw na tayong naghahanap eh. Sige pa, ha? Malaman to, Nay. Minda, patid ka na sa driver. Hindi na. Magdi-jeep na lang ako. Parang sana siguro ako dahil pinamigay ko yung anak ko eh. Ito na yung ganti. Hindi kita mabigyan ng anak. Paano kung may papadama sa'yo magiging isang ama? Yung isa nating pag-aasa para mabuong... Nung minahal kita, tinanggap ko na ang pagkatao. Pero nadamay kasi isang pagkakamaling nagawa ako. Hindi ba sumumpa ako sa'yo? Na hindi kita iiwan? Kung ano ang pagkakamali ko, at kung ano ang pagkakamali mo, magtutulungan natin itama.
kain ng kain, ha? Para may laman ng mga tiyan paglakad ninyo. Bebeng, po, saan niyo ba balak magpunta para hanapin ang mga kamag-anak nito? Iaatin ko muna po yung order ni ano, ni Mama Cora. Tapos dadiretso na kami ng stasyon ng polis. Teka, sino-sino nga ba hanapin natin? Yung mami ko po, tsaka yung kuya ko. Siguro po si Mang Abel, kasi po siya na lang po yung tinutuloy kong kamag-anak eh. Ikaw, Ella? Hindi ko po alam. Pwede ba namang hindi mo alam? Yes, ay hindi ko alam eh. Wala lang naman yung nanay ko eh. Ha? Eh di ba sinusundo ka na ng tunay mong nanay? Ayoko na sa kanya, pinapamigay naman niya ako eh. Pero Ella, di ba kinukuha ka na nga niya? Alam mo, Ella, masarap pang may nanay. Sana nga hindi na lang namatay yung nanay ko eh. Kasi mahirap mag-isa. Ella, tama si Marie. Ibang talaga pag may nanay. Masarap magmahal, tsaka mag-alaga. Eh, naandiyan naman si Ate Maria. Mahal naman niya ako at inaalagaan niya ako. Sandali lang po. Bigla na lang tumatahimik. Hindi naman sinasabi ko anong problema. Pero simula nung bata yan, nung nakuha ko, ganyan na talaga yan. Ate Jenny, huwag ka nang malungkot. Gusto mo, ako na lang ang mami mo. Bata, dito muna kayo sa labas, ha? Ihahatid ko lang itong order ng suki ko sa loob, ha? Alam mo, ang una kong gagawin pag nakita ko mami ko, yayakapin ko siya na mahigpit tapos haharikan ko siya. Buti ka pa, Rina. Magagawa mo yan. Ikaw talaga, Rina. Pinapalungkot mo na naman si Marie. Sorry, ha? Hindi ko naman sinasadya, eh. Sana makita ko na ang mga kapatid ko. Kasi bago namatay ang nanay ko, ang bilin niya sa akin ay hanapin ko daw ang mga kapatid ko. Eh, paano mo naman sila mahahanap? Kasi bago namatay ang nanay, may inabot siya sa akin na kahon. At dun ko daw malalaman kung nasan ang mga kapatid ko. Eh, yan naman pala eh. Nasan na yung kahon? Eh, nanaglog ko nga eh. Nasama sa nasunog. Pero sigurado ako na alam ni Mang Abel kung nasan ang mga kapatid ko. Eh, di kailangan. Hanapin natin si Mang Abel. Oh, ayan. Wala na akong utang. Salamat. Talaga naman. Oh, kayo. Ayusin nyo. Ayusin nyo. Mamayang gabi na yan. Dali. Ayusin nyo. Ikempot nyo. Boss! Mama Cora. Oh. Ano? Baka naman pwedeng makahiram ng sanda. Naku naman. Eh, ikaw. Singil, alam ko namang murang-mura lang yung pagkakuha mo ng mga paninda mo. Sobra ka pa magpatong. Ikaw pa, papatungan ko. Hindi, ha? Ano lang, konti lang naman yung dagdag na yung nini ko eh. Kasi hindi ako magtitinda ngayon. At bakit naman hindi ka magtitinda, Aber? Kasi may tatlong bata akong inampol. Yung mga nasunugan. Eh kasi nagpapatulong sila sa akin kung pwede daw hanapin. Ayun naman pala. Tutulong ka pagkatapos eh. Ikaw ang mawawalan. Hay! Sandaan what? Lang yun eh. Oh, sandaan. Mm. Naku, talaga. Mm. Salamat. Baka talaga. Bait-bait mo talaga, Mama Cora. Sexy-sexy mo, nako. Ah. Ay, naku. Oh!
inampun mo? Ah! Ano mo naman pinapasok dito? Mabuti na lang hindi nakahubad ang aking mga babae, oh! Jesus, pasensya na. Ate Bebeng, pasensya ka na. Kasi itong si Ellie, nauuhaw na daw siya. Mama Cora. Oh, ano na naman? Baka pwedeng makiinom. O dali, sige. Kumuha lang kayo dyan, dali. At palamasin muna sila dito. Oh, sige, sige. Oh, salamat, dali, salamat. Dali na. Gusto niyo na ay, po? Ay, naku talaga kayo. Sino po? Oh, sige, ayusin niyo. Kembot ng konti. Tunog yung bahay ang punan. Nakasama pati yung tinitira namin. Anong kailangan mo? Anong kailangan mo bang matitirhan? Damit? Pagkain? Ano? Hindi ko kailangan ng mga yan. Kailangan ko ngayon tulong mo. Kailangan ko kasing hanapin ang mga anak ni Irma. Mga anak ni Irma? Abel, huwag na. Nananahimik na yung mga bata eh. Pero mama, nangako kasi ako kay Irma. Sige, pero hindi pa delikado yan? Hindi naman siguro. Eh, ito nga pala yung litrato ng isa sa mga anak niya. Ano yan? Na ako. Balik ka,
sa labas, baka may maiinom. Uy, tatakas yata! Sige, pagulin namin. Kailangan namin kuna ng payag. Tungkol sa sunog sa ampunan, lahat ng empleyado doon, inaanyayahan namin sa presinto. Sorry na ako, nag-i-peace lang. Sumunod ka sa sakyan. Anong ginagawa mo dyan? May kaso ka, no? Wala, ah. Eh, bakit ka nagtatago? Napapraning lang ako pag may nakikita ako naka-uniforme. Ikaw, siguro may kaso ka, no? Wala. Iniimbitahan lang nila ang lahat ng empleyado sa ampunan dahil sa sunog. Sunog? Oh, yung sunog nung isang gabi lang. Dahil sa sunog na yan, nawala ang anak ko. Buhay pa siya, pero hindi ko mahanap. Ito yung litrato niya. Hindi na ako papayag nang hindi ka kumain ngayon. Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa anak ko. Hindi tayo hihinto ng paghahanap sa kanya. Nangako ako sa'yo. Magkikita rin kayo ng anak mo. Thank you.